Guys, welcome back sa ating channel. Share ko lang sa inyo kung paano ko na yung mga details ng tinignan ko sa pagbili ng second hand na sasakyan. Bumili ako nito last year. So ito yung mga tinignan ko, si-share ko lang sa inyo. So ayan, yung unang-unang tinignan ko diyan ay yung tindig niya. Tinignan ko kung may bangga both sides, tapos tong bumper, tapos yan, tinignan ko yan kung may bangga, and then yung likod, no, yan yung likod. Kung titignan nyo, unat na unat yan, wala siyang bangga. Tapos syempre pag check kayo ng physically, kakatukin nyo lang yan, yung mga ganyang tunog, yung lata yung tunog. Okay. Yung lata. Lata yung tunog niya. Ayan. Lata yung tunog. Tapos, syempre yung mga gulong, titignan nyo rin. Ayan. Yung nabili ko to, luma na yung gulong niya. So, yan, pinalitan ko na ng bagong gulong yan. Pero lahat nung nakalagay dyan is as is yan nakalagay. Tapos sa mileage naman, kung makikita nyo, yung mileage nito, hi Soso, yung mileage nyan ay yan 95,000. Nabili ko to 90,000 pa lang yung mileage. 90,000, hindi yan pupudpud ng shift knob, ng handbrake, tsaka ng steering wheel. Kung makikita nyo, sa 90,000, fresh na fresh pa yung pintuan yan. Fresh na fresh pa yung mga pintuan yan. Tapos, dito nyo titignan. Ayan o. Sa mga control. Tapos yan, titignan nyo yan. 90,000 yan ah, mga sir. Ayan yung pudpud ng 90,000 mileage pagdating sa brake. Brake, gas pedal, tsaka clutch. Ngayon, ayan. Titignan niya yan. Ayan o. Walang ka-ano-ano yan. Dapat yan. Ayan yung 90,000. Pang family lang talaga to. So, ayan o. Kung makikita niyo yung floor mat niya. Ayan. Ayan. Fresh na fresh pa yan. Tapos, ayan. Titignan niyo rito. Ayan o. Kung may mga lupa-lupa yan. Ayan. Titignan nyo yan dyan. Titignan nyo yan. Kung nabaha. So ito yung pagkakabili ko. Ayan. Ayan yung loob nyan. 90,000 mileage. Tapos pagdating naman sa makina, yung tinignan ko rito, una-una tinignan ko dyan ay yung tindig ng makina, kung stock pa ba siya, tapos kung may mga leak. Nabili ko to, leak na yung bag cover gasket nya, tsaka tong spark plug gasket, may leak na yan. So pinapalitan ko na siya. Syempre titignan nyo yung cooling system, kung original pa yung radiator, hindi pa na overhaul. Tapos kung naka-coolant, yan, ito nabili ko to, naka-coolant siya. Tapos yung ito, yung mga engine number, chassis number,
chassis number, tapos yung mga leak. Tapos ito yung titignan nyo dyan kung may bangga siya. Ayan o. Titignan nyo yung mga itong support na to. Ayan, makikita nyo yan kung may bangga. Ayan, tinignan ko yan, unat na unat yan, wala naman siyang bangga. Tapos eh, makikita nyo yan sa ilalim eh, no? Yung mga bakal na support na yan, makikita nyo dyan. Tapos yan, yung mga itong mga bakal na to, titignan nyo yan kung may mga bangga. Tapos syempre titignan din dyan yung compressor kung okay pa, hindi pa maingay. Tapos yung lagay ng makina, syempre titingnan din natin kung blow by. Ayan, sa dipstick, pag may umusok dyan, alam na, natakore. Titignan nyo rin kung nag-automatic pa yung aircon. So ito, nabili ko, nag-automatic pa yung aircon nya. Okay pa, malamig yung aircon. Tapos, syempre, yung dokumento, ayun yung, ano, dapat original yung ORCR. Kung second hand man, niya nabili, eh dapat may deed of sale ng first owner with tatlong signature at tatlong ID. Yan, titignan nyo lang yan kung okay. Saka dapat pag bibili kayo ng second ng sasakyan, maglaan kayo, magpasobra kayo kasi automatic may papagawa kayo dyan. Ang pinagawa ko na rito, una-una yung mga maintenance nya is pinapalitan ko ng tawag nyan, pinapalitan ko ng filter, fuel filter, ng gulong. Kung sakali, papalitan nyo na ng preno. Ito, nabili ko bago pa yung preno. Tapos, kung makikita nyo, unang-unang papapalitan nyo is yung langis. Kasi hindi nyo alam kung kailan nagpalit ng langis yung unang may-ari. Lalo-lalo na kung buy and sell yung bibili. Yung pinagbilihan nyo. Tapos yung mga lahat ng langis, differential oil, gear oil, transmission oil, yan. Palitan yan kasi yun yung mga pinapalitan ko rito. Ayun yung mga basic maintenance na mahalaga. Tapos yung cabin filter niya, pinapalitan ko na rin. Tapos kung madumi na yung coolant, papalitan nyo na rin. Maintenance ko dito, every 5,000 or 6,000 ay 6 months 5,000 kilometer run or 6 months ayun lang. So ito mag-iisang taon na sa akin, okay na okay pa naman siya. Naiuwi ko na siya ng probinsya namin, Quezon. Ayun, best na, wala naman naging aberya. So una-una titignan nyo dyan yung tindig ng makina, tapos yung tindig ng sasakyan. Titignan nyo rin dito yung mga pangilalim kung may leak. Tapos syempre titignan nyo kung nag-uusok, kasi pag nag-uusok, iba na yan, hindi na healthy yung makina nyan. Or ito din yung mga isa sa chinek ko pagka ano, kung maayos yung shifting. So chinek ko yan, primera, segunda, tercera, kwarta, kinta, tapos reverse. Dapat dyan, swabe lahat. Tapos, hindi siya masyadong malayo yung, ano niya, yung pagitan nito. Itong shift knob. At konti lang yung galaw-galaw niyan. Ayan. Tapos, tinignan ko rin kung paano, kung pudpud na yung lining nito. And then syempre paano malalaman habang umaandar siya, i-shift mo ng fifth gear. Ngayon pagka binitawan mo to ng konting-konti at umandar yan, syempre ang ano nun, pudpud na yung lining mo. Dapat yan pag sinip mo ng fifth gear, automatic magwiwigil, mamamatay yung makina mo pag binitawan mo ng konti yung clutch mo. Tapos yun, yung mga tinignan ko, overall, wiring, tapos to kung gumagana yung lahat yan ng control, gumagana yung sa panel, kung umiilaw lahat, gumagana to,
yung sa mga control dito kung gumagana, kasi yung busina. So yun, overall okay naman. Satisfied naman ako sa nabili. Kasi personal use talang talaga nila to, family car lang. Yan lang, sana nakatulong sa inyo to yung pagbili natin ng sasakyan. Yan lang. Thank you, bye-bye.